Hello mga kalondi, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa 10 pinakamagaling na manlalaro sa Inter-High sa Slam Dunk. Bago natin umpisahan, at kung bago ka sa channel at like mo ang video ay marapat lang mag-subscribe kayo. Hit notification bell icon at para lagi kayong updated sa susunod na video. Ang unang 10 sa listahan na pinakamagaling na manlalaro sa Inter-High, Hanamichi Sakuragi, isang rookie, still develop ang skill pero pinakita niya sa laban sa Sano na may ibubuga at kinilala talaga siya ni Koata at laging nakatuon kay Sakuragi ang atensyon nito. Maganda ang pinakita ni Sakuragi sa laban nila sa Sano. At kung ako man lang din ang tatanungin, ay si Sakuragi ang MVP sa laro, ano sa tingin niyo mga kalodi? Ang pang-siyam na pinakamagaling na manlalaro sa Inter-High, si Minami at Mitsui, na-rate ko sila sa pang-siyam dahil same silang shooter at magaling pumuntos. Ang kaibahan lamang ay si Minami ay isang aggressive player, kaya siya binansaga na ace filler. Dahil sa kanyang gameplay, sa kabilang banda naman, si Mitsui, sure kill kung tumira. Lalo na kapag tres at si Mitsui ang may pinakamaraming score na nakuha sa game nila sa Sano. Ang pangwalo na pinakamagaling na manlalaro sa Inter-High, si Fukatsu ng Sano, at captain din siya dito, at tinagurian din na isa sa pinakamagaling na player sa high school sa Japan. At siya ay all-around point guard, mahusay magpasa, mahusay sa 3 points at magaling din sa depensa. Sabi pa nga ni Shinichi, gumagawa ng laro at nagabasag ng momentum ng kalaban. At parang si Maki ng kainan. Ang pangpito na pinakamagaling na manlalaro sa Inter-High ay si Daimo Boroshi, isang Aichi star, recognized by Maki ng kainan, kaya mahusay at magaling, at nung naglaban ang Aiwa at ang Meho, ay na-injured si Boroshi, at dahil dito, nagpahinga ng ilang minutes sa game, at upang makarecover siya, subalit sa pagbalik niya sa laro, ay masyado ng malaki ang lamang ng Meho. Kaya naman natalo sila dito. Ang pang-anim na pinakamagaling na manlalaro sa Inter-High ay si Morishige. May malahalimaw na lakas at kayang mag-dunk ng walang kahirap-hihirap. At sa laban nila sa Iowa nagtala si Morishige ng 50 points, 10 block at 22 na rebound. Tinalo ni Morishige si Moboroshi sa laro, kaya naman mas malakas si Morishige. At take note, siya ang bakulaw na binangga ni Sakuragi at mahilig mag-slam dunk. Thank you.
Ang panglima na pinakamagaling na manlalaro sa Inter-High ay si Shinichi Maki ng Kainan. Tinalo niya si Moboroshi at ang skill ni Maki ay makukumpara kay Fukatsu ng Sano. Kaya niyang tumira kahit pa, tatlo or apat ang bantay sa kanya. At kung alam niyo din, magaling siya kumuha ng fall at basket count. Ang pang-apat na pinakamagaling na manlalaro sa Inter-High ay si Tsuchiya. Tinalo niya si Maki ng Kainan. Ang laro niya ay kagaya ng kay Sendo, kaya naman nasa top 4 siya sa aking listahan. Ang pangatlong pinakamagaling na manlalaro sa Inter-High. Alam naman natin na si Rukawa ay magaling talaga. Same level sila ni Sawakita. Binigay ko sa kanya ang third place kasi freshman pa lang siya. At sabi pa nga ni Mitsui, laging nagbabago ang playstyle ni Rukawa. Habang tumatagal ay pagaling na pagaling ito. Kung one-on-one skills lang pag-uusapan, wala pa ring makakatalo kay Sawakita. Ang pangalawa sa pinakamagaling na manlalaro sa Inter-High, si Kawata, binigyan ng palayo na kalbong gorilla, the best center in Japan, kahit si Akagi ay nahihirapan kay Kawata. At kahit malaki ay mabilis si Kawata, at ito ang meron siya na wala ang ibang center. Dito yung magandang part na sinabihan niya si Sakuragi na, "Don't push yourself, red hair boy. You still have a bright future, however, I will not hold back once I am angry, you understand?" Nasabi niya ito dahil si Sawata lang ang may alam na masakit ang likod ni Sakuragi. Nahirapan talaga ang Shouhoku kay Kawata kaya nasa second place siya. Ano sa tingin niyo mga kalodi? Ang the best player at ang pinakamagaling na manlalaro sa Inter-High sa slam dunk ay walang iba kundi si Sawakita, ang ace ng Sano. It is rumor that no one in high school, not even college, can beat him in a one-on-one match. At take note, nag-one-on-one sila ni Rukawa sa second round ng Inter-High. Ngunit pinatunayan ni Sawakita na mas magaling siya kay Rukawa.
Ano sa tingin nyo mga kalodi? Di natin naisama si Sendo kasi hindi nakapasok ang team niya sa Inter-High. At kung meron kayong mga question, ay mag-comment lamang at ating pag-uusapan. Salamat sa panonood ng aking video mga kalodi, at please subscribe to Chubits TV.